sira. Opo, pa yung walang rubber. Okay. Saan po na ilagay yung mga sira na magasin? Mga pinasos. Wala ba na ibaba pa? Wala pa ata pa. Okay. Ano, wala mo namang gulo na natumawag. Okay. Huling stock to ng ano? Ng Glock 18. Na Glock standard. Roll yan? Opo. Okay, okay. Good morning. Good morning, mga kaersok. Have a blessed Monday sa lahat, no? Have a blessed Monday sa inyo, mga Pilipino, mga Pinoy dyan, mga kaersok, no? Have a blessed Monday sa inyo. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, mga kaersok, no? Nasa panahon tayo ng pandemic. Mga kaersok, ang nakakatakot dito is lumalaki, no? Nang lumalaki yung bilang, no, ng nagkaka-COVID na naman, no. Let's pray. I'm shout out sa mga taga Malabon, no. I'm afraid kahapon pinag-uusapan nila magkakaroon na naman yata ng curfew from 6 to 6, between 6 to 6. Mm-hmm. Kawawa naman ng Pilipino, no. Hirap na mga ka-airsoft, kaya lang no choice din eh. Kailangan din talagang gawin 'yan ng mga namamahala sa atin, no? Anyway, ngayon magde-demo and test fire tayo, mga ka-airsoft, ng unit, no? Okay. Unit ni Sir Anthony Estrada of Calatagan proper, Birak, Catanduanes. Okay. After a long, long time, nagkaroon ulit tayo ng for shipping sa Birak, Catanduanes. Medyo nagpahinga kasi itong lugar na to kasi before, kung matatandaan nyo, nagkaroon ng bagyo. Si Ulysses, di ba? Ang pinuntirya yung Birak, Catanduanes. Hello, hello po sa mga taga Birak, Catanduanes. Bangon lang tayo. Bangon tayo, Pinoy, no? Kayang-kaya natin yan. Okay, kahapon mga ka-airsoft, nasaksihan nyo yung delivery na ginawa namin, no, sa Manila area as well as sa nearby area at sa mga Antipolo area. Ngayon, let me shout out muna, no? I-shout out muna natin sila. Okay? Shout out kay Sir Birdship, no? Yan, okay? Yan, kumuha siya ng 2 units sa Robinson. Nag-meet kami sa Robinson, Antipolo. Shout out Sir Nino Raymundo. Ito taga ano naman to? Taga Mandaluyong. At saka kay Madam. Hello, Madam. Madam Beautiful, no? Okay, kumuha sila ng rifle at the same time pistol. Shout out Sir Perry Poblete of Malabon. Yan, si Sir Perry kumuha ng classic sniper. Jace Buena of Antipolo City. Okay? Yun. Sabi ko na, wala mo nang tatawag. Huwag po muna tamawag, mga ka-airsoft, during live, hindi rin kayo masasagot. Okay? Si Enrico De Vera, okay, of Balintawak, Quezon City, kay Joshua Aguilar, no, ng Villamor Air Base, okay? Kay Sir Michael Raymond Ramirez of Antipolo, tumuwa siya ng Desert Eagle, no? Okay? Si, kay Sir Rick Anthony Ong, saan to? Ah, okay, sa Gagalangin, Tondo. Kay Sir Kenji Gatchalian of Caloocan, okay? Kay Sir Eleazar Orca, ito, repeat natin to, kumuha lang siya ng mga green gas, laser, scope, long mag, okay? Kay Sir Jerby Quince, no? Ito mga pahabol order to, North Caloocan Camarin, actually nagpahabol to, nasa biyahe na kami, okay? Kay Sir James of Antipolo, okay, kumuha ng si Sir James, yung taong malaki na kumuha ng HK416 na tan. Nandyan, nasa page natin yung mga kayo. So, at kay Sir J.R. Tolentino. Total of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 clients and 15 units ang nasold natin kahapon, Sunday, no? Okay, mga ka-airsoft, meron tayong konting changes sa sked, no? Changes sa sked natin. Today sana ang larga namin going to south. But I have to go to East Avenue, no? East Avenue LTO, pakita ko sa inyo, ha. Kasi last week is nahuli ako. Nahuli ako, natikitan ako sa Skyway and mga ka-airsoft, natigitan ako ng overspeeding, no, while going sa south. Kaya, kailangan kong pumunta sa East Ave
para kunin yung lisensya ko, no? Pasensya na kayo. Yun, ngayon naalala ko eh, sabi ko, aba, magda-drive nga pala ako going to South nang walang lisensya. Kaya, I need to go to East Ave para tubusin yung lisensya. Okay. At saka color coding nga pala ako eh. Pero sa bagay, wala namang color coding sa South. Okay, shout out ko na rin, no? South buyers natin, nakapila na to. Kay Sir Wilmer, no? Sa Rosario, Batangas, okay? Sir, Tuesday, tomorrow, punta kami dyan. Kay Sir Piporn, no? Piporn de Luna, no? Of Santa Rosa, Laguna. Nandyan po kami tomorrow. Kay Sir Noriel, okay? Tanawan City, Batangas, sir. Tomorrow po, nandyan kami. Kay Sir Jomar, no? Kalaw, Sniper, nandyan po kami. Si Sir Melvin Pasqua, sir, nandyan po kami tomorrow. Okay? Yeah, meron na tayong sure na limang clients sa South area. Meron na rin tayong mga nakapila sa North. Sa North, actually, meron na tayong 1, 2, 3, 4. Kay Sir Gilbert, kay Sir Nolly, kay Sir Alfred, kay Sir Elwin, no? Ang North natin is Tuesday, Wednesday or Thursday. Kaya mga ka-airsoft, no? Kung gusto nyo magpasabay, magpa-COD, mamili on the spot sa lahat ng mga dala namin, mag-message na po kayo mga ka-airsoft. Okay? Kung may changes sa schedule, don't worry, i-inform namin kayo ahead of time, no? Okay, start na. Okay, ayun na ba? Ano na ba? Hello sa 112 viewers. Hello po. Apo. Sa lahat, okay? Anyway, mga ka-airsoft, no? Okay, ha? Sabi ko, ha? May changes po tayo sa schedule. Pasensya na kung hindi matutuloy ngayon ang ating South. Okay? Tomorrow po, tuloy na po. Going to South tayo tomorrow. Maghahatid ng mga item ng mga ka-airsoft natin na tulad nyo to the South. South area, no? Batangas, Laguna, Cavite. Kaya kung ikaw taga Las Piñas, Alabang, Muntinlupa, etc. etc. Basta sa South, dadalhin namin ang item sa'yo. I-deliver namin. Ite-testing mo on the spot, hahawakan mo on the spot, mamimili ka on the spot. Okay? Para makasigurado tayo mga ka-airsoft na yung bibili mo is yung swak talaga sa lifestyle mo, sa pangangailangan mo, di ba? Okay. Anyway, no? Sir Anthony Estrada, oh, Anthony Estrada of Calatagan, proper. Ang unit niya is the Block 18 Block Standard. Okay? Kita ko. Yan. Yan ang unit niya. Block 18, Block Standard kita. Yan. Ganda, oh. Ganda mga airsoft, di ba? Equipped siya with single fire and rapid fire. Di ba? Block Standard siya yan. Yan. Hindi siya doon ito pa. Yan. Yan, okay. Yan, ganda niya. Ang ganda niya mga airsoft, di ba? Yan, ganda, di ba? Okay. Ngayon, then, equipped, ang magazine ng Glock natin is 25 to 27 rounds, no? Okay? Pero I don't suggest na kunuin yung mga airsoft, no? Okay? Then, kahapon, no? Sabi ko nga, kasi meron tayong kasama sa airsoft community natin, no? Na kumbaga, nagbigay ng advice. And sabi ko nga, sana wag naman niyang masamahin at sana tanggapin din yung mga ka-airsoft yung kumbaga nag-i-innovate tayo eh. Open tayo for changes kung saan makakabuti, no? Okay? Tinuro, yun nga, kahapon sinimulan ko na yung another natuklasan ko na yun na from our advisor, no, na kung paano mag-silicone oil, di ba? Okay? So, ngayon mga ka-airsoft, pag si silicone oil na gagawin natin is press mo to yung bulb, then okay, oil, para ano yun mga ka-airsoft, para mag-penetrate sa loob, mas pumasok, at the same time press mo ulit, isprayan dito sa taas, para ano yun mga ka-airsoft, para pumasok hanggang dito sa kailaliman at yung o-ring na nandun is malubricate. Okay, then dito, okay, then sa unit, tulad nga na sinabi ko, this is oil naman, pressurized. So, lalo na kung newbie ka, sa mga newbie, I don't suggest na baklasin mo, i-dismantle mo yung buong unit, no? It's because baka hindi mo maibalik nang nasa ayos, magka-problema ka pa, no? Okay? Ngayon,
total pressurized naman to, magpe-penetrate naman to, I think sa loob, no? Sana hindi ako namamali, no? Wala naman akong ano, ibang ibig sabihin doon, pero sa tingin ko magpe-penetrate siya sa loob kahit papaano, no? Mas maganda pa rin na meron kaysa wala, mga ka-airsoft. Okay? Then spray ako dito, spray din dito, then ayan, sa mga moving parts siguro dito, yan, no? Okay? Okay. Yan. Although kung pro ka na, sanay ka na, nagamay mo na 'yung baril mo, pwede mo nang i-dismantle. Pwede mo nang buksan para ma-i-access mo 'yung loob, malinis mo. Pero 'yun nga, tulad lang lagi ko rin sinasabi, wala naman kasing kailangan masyadong linisin sa loob na from time to time dahil wala namang pulbura, no? Kumbaga, wala namang pulbura. At saka, siguro kung meron magkakaroon ng dumi, mga small dust, which is kahit hindi naman palaging linisan. Kahit mga once a month, kung madalas ang gameplay mo, mga airsoft, no? Okay? Then, bukas tayo ng gas. Okay? Ay, hindi. Bigyan mo ako ng gas. Okay? Okay, ayun. Ngayon, bukas tayo ng bagong gas para... Okay. Ngayon, ang proper way na paggagas ng airsoft natin is upside down dito, di ba? Okay, then diretso lang, huwag po manggigigil, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, bakit 7? Sabi ng iba. Bakit 7? Bakit dun sa ibang dinedemo ko is 5 lang or 6? 7. Bakit ngayon 7 or 8? Kasi, mga ka-airsoft, itong unit ni Sir is equipped with single fire and rapid fire. So, expect mo na medyo malakas ang consumption niya during the rapid fire. Okay? Ngayon, maglalagay tayo ng bala. Mga ka-airsoft, nasa paglalagay po ng bala, plastic kasi to, so may tendency mabasag. Kaya, ang gagawin mo, while habang binababa mo to, itong spring, ayun o, lapit ko. Yan o. Dito ka kasi maglalagay ng bala, mga ka-airsoft. Layo na. Okay. Dito sa part na to, dito ka maglalagay ng bala sa part na maluwang. Ayan o, dyan o. Ngayon, ibababa mo to, yung spring to. Kakawitin mo ng kuko mo, ibababa mo. Make sure habang binababa mo, mga ka-airsoft, nakakalang yung kamay mo rito. No? Yung right thumb, just in case na mabitawan mo, pak! Dito tatama. Okay, dito tatama. Okay, ayan. Ayan ha. Yun, okay. Pag naibaba mo na, make sure na there's no room for any error, ha? Pag binaba mo, kasi pag binitawan mo, malakas na ang impact niyan. Kaya, ingat talaga, no? Make sure na intact yung kuko mo, yung daliri mo, para hindi mo siya mabitawan. Then, much better if you have a reloader. Kung wala naman, pwede rin naman. Isa-isa mo nga lang ilalagay, no? Yung bibis. Pero kung may reloader, mas mabilis. Okay. Yan, mapapansin niyo, mga ka-airsoft, yan, mas mabilis at saka naka-align na siya, no? Naka-align na agad yung bala, hindi siya bungi-bungi, no? Hindi ko na ganun pupunoy, mga ka-airsoft. May nagtatanong si Sir Lexus Medale, ano ang advantage or disadvantage na CO2 at green gas sa okay. Airsoft gun? Hindi ko ganun kabisado yan, no? Pero ang advantage ng CO2 is mas malakas siya, yung FPS na nag-recreate niya kesa sa green gas, no? But this disadvantage niya, mahal. Okay? Each cartridge is will cost you at around 70, 80 or 90 pesos. Pakita ko sa inyo. Okay. Each cartridge yan, ito yung cartridge niya, 70, 80 pesos, no? Pero good po only for 30 to 40 shots. Pag nilagay mo na, hindi mo na pwedeng pasingawin, no? Dahil pag pinasingaw mo, sayang. Okay? Unlike sa green gas, magkano lang yung green gas, yung isang can ng green gas, no? Kumbaga, kaya dito total of 35 to 40 magazine. Each magazine is I think 20 rounds with 5 seconds, no, ng pagkakarga. Okay, I hope hindi ganun kaklaro, pero kahit papaano nakadagdag ako ng info at nasagot ko si Sir. Okay, anyway, ito yung magazine. Proper way ng pagsusuot is medyo lalakasan nyo, guys, no? Okay, wag na wag nyo. Yung ibang ginagawa, nakikita ko, tinutulak.
Then eventually nalalaglag yung magazine. Kaya ang proper way is okay? Then proper way na pagkasa ay ito. Ano to, Glock 18 to ha, dual firing mode, always start ng semi-auto. Huwag kayong mag-i-start agad ng rapid fire, always start semi-auto na nakataas, okay? Okay, proper way ng pagkasa, guys. Okay? Kasa, then huwag nyo ibabalik. Bitawan nyo. Okay, ready to fire, always finger trigger out, okay? Okay, ay, parang ano, okay? Single fire yon. Ngayon, try natin, guys, yung rapid fire. Bababa ko. Binaba ko na ito. Okay? Okay. Wala nang bala. No? Sir, itong, Sir Anthony Estrada, ito yung unit mo, ha? Okay na? So, ipapak natin ito, then isi-ship. Okay? Release the magazine, guys. Then, release the slide. Okay. Press the hammer. Ang hammer kasi ng Glock is nasa loob. Parang hammerless siya sa unang tingin. Pero may hammer siya, pero nasa loob. Okay, rest the hammer, press the trigger. Okay, then, always ibabalik siya sa single fire mode. Okay, so ready for shipping in unit ni sir. Then, next tayo, jump tayo dito sa unit niya na Classic Sniper. Okay, Classic Sniper, originally guys, the unit lang, no? Okay, kaya lang si sir nagpadagdag siya ng scope at saka silencer. Okay, so ito yung unit. Okay, may adjacent siya dito ng hop-up chamber. Ito, papakita ko sa inyo. Yan, pag nasa baba, normal mode. Then, habang nasa taas, para maiba mo yung direction ng bala, no? Para, kumbaga, kung nagwawabol yung bala, adjust ka dahan-dahan hanggang sa makalibrate mo siya. Okay? Tapos, isa pa ito, nilalagyan rin po ito ng silicone oil para itong cylinder, no, itong cylinder, yung wear and tear, yung kaskasan niya sa kapwa niya bakal is hindi ma-minimize natin, no. Although, hindi 100% na hindi magagasgas, pero kahit papano, may protection siya. Kasi ang silbe, guys, nung silicone oil is naglalagay siya ng very thin film between metal na nagkakaskasan para maging smooth, no, maging smooth. Very thin film 'yon. We can't see that in our naked eye na, no? Okay? Spray tayo silicone. Okay. Then spray dito. Okay, shout out muna. 'Yun. Okay. Kita niya, guys. Then balik. Okay. Ngayon, lagay tayo ng bala. Okay? Release yung magazine to. So, release. Okay. Okay. Ngayon, may free reloader to, ha. May free siyang reloader. So, okay. Lagay tayo ng bala dito. Ayan, ha. Okay, yun. Ilagyan natin ng bala. Then, pa-fire natin, guys, no? Pasok yung ito. Pasok yung magazine dito. Okay, make sure you heard the clicking sound. Yun, chika, sabi. Tapos, ang proper way ng paghawak nito at pagkasal, ganito guys. Make sure ito ha, nakakalang dito. Ayan o. Okay, nakakalang para may pwersa ka. Then, ang proper way ng, ba't nagkaroon ako ng uling? Uling? Oo, saan galing to? Ba may nahawakan? May nahawakan ako, no? Anyway, alcohol. Okay, anyway, guys, no? Ang proper way ng pagkasa, tulad nga na sinabi ko, guys, is dito, no? Okay, ito, tataas. Tataas, ha? Ito, nakakalang dito. Hahatak. Huwag mong bibitinan, guys. Kailangan dire-diretso, malakas ang hatak. Then, babalik mo. Ibababa mo. Okay? Yun ang correct way. No? Then, sipat. Then, aim mo. Then, putok. Yun. Ulit. Ang lakas, oh. Okay. Ang lakas, guys. Basag.
dami. Ang dami ah. Yun. Okay, wala na bala. So, ayun. Proper maintenance tip nito, tulad nga nasabi ko, talagang i-silicone oil nyo before nyo gamitin. Tapos, isa pa guys, isang napaka-importante, huwag ninyong itatabi ng nakakasa. No? Unang-una, delikado, baka pumutok. At the same time, yung spring niya, maagang mag-loose, no? Kasi, kumbaga, yung spring niya, diretso, then, pag iniwan mong nakakasa, ganyan siya. Parang, ano siya, mga ngawit, no? Maaga siyang maglulus, imbis na banat siya, eh medyo ano na siya. Okay? Yun ang magiging sanhi ng pagkahina niya. Kaya guys, no? Ayun. Okay? Shout out muna tayo ang dami. Yes, shout out muna. Shout out kay Sir John John Anino, kay Sir Jerry Cotoner, kay Sir Marlowe Aquino, kay Sir Michael Sahara, kay Sir Renante Buenaflor, kay Sir, ano pa? Kay Sir Dwayne Flores from Cavite, kay Sir Alvarez Jimwell Henry, kay Sir Jovic Rodolfo, kay Sir Francis Amit, kay Sir Nilo Alcazar, kay Sir Jonard Drambo Gabrito Tagros, kay Sir Willie Terrible, kay Sir Kingston Guevara, kay Sir Jeff Jet Bael, kay Sir Roland Madis, parang naging binary na niya na. Kay Sir Ciceron De Bonbon. Nilipan. Kay Sir, sino pa ba? Kay Sir Rick Anthony Ong. Kay Sir Jeffrey Santos. Nalalaglag. Kay Sir Jerjan S. De Los Santos. Sino pa? Wala na. Kay Sir Kim Patrick Garcia, kay Sir RB Dote, kay Sir John Mark Chavez, kay Sir Lordino Antonio, kay Sir Rodney Atangan, kay Sir Angelito Vasquez, kay Sir John Lorenzo Pirante, kay Sir Noel Baradi, kay Sir Yan G. Ryan, kay Sir John Mark Chavez, na ulit na. Sa lahat. Okay? Mm-hmm. Guys, no? Available pa sa atin ang mga Glock Top of the Line series. Pag sinabing Top of the Line, iba siya dun sa standard version. Mas nakabihis siya, naka-fiber optic front and rear side, naka-magwell siya, no? Ayun, mga Glock na Top of the Line series. Available pa yan. Meron pa tayo. Okay, ang kaiba, ang Glock 18 and 17 magkaparehas. No? Ang kaibahan lang nila, may rapid fire si 18. Ang Glock 34 and 35 ay magkaparehas. Ang kaibahan lang ni 35 kay 34 is may rapid fire si 35. No? Ang Glock 17, 18 at saka ang Glock 34, 35 magkaiba pa rin. Pero same body, same ano, magkaiba sila sa nguso. Si Glock 35 eh, may nguso 34 and 35 while si 18. Si 17 and 18 wala silang nguso, standard siya. No? Si 23 and 19. 23 and 19 pa rin. Si 23 and 19 parehas siya. Iba lang siya kay Glock 18 and 17 and 34 and 35. Si Glock 19 and 23 is compact size. Mas maliit siya than the standard version. Si Glock 19 single fire, si Glock 23 may rapid fire. Okay? Ngayon, ang Ronnie kit natin, Ronnie kit available para sa mga Glock version, okay? Itong Ronnie kit na to, original by CAA, no? Pwede siya sa Glock 17, Glock 18, Glock 19, Glock 23. Pwera lang, hindi ko pa na-try sa Glock 34 and Glock 35. I think hindi siya pwede ron. Meron talagang Ronnie kit na for that unit. Okay? Yun. Tapos, ano pa ba? Okay, sa mga rifle, marami tayong available guys, no? Marami. Ang Desert Eagle natin, okay? Ang Desert Eagle natin is paubos na, no? May I think meron na lang akong dalawang pirasong Desert Eagle. Desert Eagle, yan yung isa sa pinakamalakas na pistol, no? Kasi ang FPS niya, base na rin sa mga chrono natin, no? Is
tumutong-tong ng 400 to 410 FPS. While yung RoboCop 2 Dragon natin, available pa rin, no? Tumutong-tong siya ng 430, 440, 450 hanggang 460 FPS, no? Using green gas. Okay? Anyway, guys, no, oh, may available pa tayong tatlong RoboCop 2 Dragon at saka tatlong RoboCop 3 Desert Eagle. Kaya mag-PM na kayo mga boss, no? Yung may mga budget dyan, yung may mga pambili, meron tayong mga high-end na pwede nyong pagpilian dito sa shop. Mga AW Custom, KJ Works, John Wick 3, Taran Tactical, marami. Meron tayong si Z75 Shadow, etc. Okay guys, thank you. Discuss ko lang po yung about sa page natin. Kung gusto nyo ng mga updates, information, more live, pakilike po ng mismong page natin. Ayan. Ito, pindutin nyo to, then i-follow nyo. Then yung YouTube channel natin, ito po siya. Yan, Big Boys Toys Hub. Yan. Pindutin nyo tong subscribe button, medyo madilim lang. Then the notification bell para sa tuwing mag-upload kami is ma-notify po kayo. So ayan. Like and subscribe po kayo mga ka-erso. Okay, promote ko lang rin yung ating AW Custom, no? Ganda, gwapo. Guys, kita niya? Yan, ang gwapo niya, oh, di ba? May rail siya sa taas. May rail siya sa taas. Bihis na, no? Naka-setup na para sa inyong rail na yan. Kung gusto mo lagyan ng mga scope, like holographic scope or laser beam scope dito sa baba, then dito scope. Kung gusto mong bihisan, napakasarap. Ang ganda-ganda niya. AW Custom, no? Made in Taiwan. Okay? Sir Jello Silva, yes po, meron po tayong John Wick 3 pero hindi po natin pwede i-demo test far. I-demo test far po natin, sir, kung bibilhin nyo po siya. Unless bibilhin. Guys, no? Yung mga unit natin is all brand new. Hindi namin sila dinedemo and test par unless sure ka na nakukunin mo yung unit. Kahit pag nagsi-COD kami, ang style namin is papapiliin muna namin kayo ng unit. Then, after nyo mamili, saka natin idedemo and test par yung napili. Okay, guys? Si sir, may pahabol, last one. Si Sir Lexus Medale, maganda ba ang non-blowback pistol sa blowback, sir? For me, pistol, go for the blowback. Kasi para ma-feel mo. Pag non-blowback kasi sa pistol, walang thrill. Para kang nag-one cock, one shot. No? Rinig mo lang yung putok pero yeah, walang rinig mo yung putok pero walang, hindi mo ma-feel. Ang blowback kasi, sir, is yung recoil. Yung recoil ng slide. Na parang live talaga. No? Ngayon, kung non-blowback, wala. Wala siya. Wala siyang, walang pitik, walang thrill, walang adventure, hindi mararamdaman. Anyway guys, mahaba na masyado yung video ko. Maraming salamat sa inyo, sa mga viewers. Umabot tayo ng 350 viewers. Maraming salamat sa mga sumuporta at sa mga patuloy na sumusuporta. Okay, may changes po sa sked. Going to South tomorrow. Okay po? Maraming salamat mga Airsoft. Thank you and have a blessed day.